Hello guys, so welcome again to my YouTube channel. So yun guys, bago natin simulan yung tutorial, make sure nakasubscribe ka, click the notification bell para updated sa mga tutorial natin guys. Siyempre guys, magandang umaga, magandang tali, madahapon, magandang gabi, kung anong oras mo ito na papanood itong video to. Meron pa sa guys na i-share po na about po sa Android phone, tsaka po sa tablet, kung paano ba maglagay po ng password po. Depende po sa inyo kung naka-Android phone po kayo, naka-tablet ko, or tablet. Marami na po guys na nakakaalam po nito guys ha, kung paano ba maglagay po ng password. Sinishare ko lang po itong video nito para po sa mga hindi po nakakaalam guys na maglagay po ng password po. Lalo na po guys sa mga matatanda po dyan ha. Dito po ah. Meron po tayong tatlong uri po ng password na pwede po natin ilagay sa Android phone po natin or sa tablet. Lock screen password, face recognition password, tsaka po guys yung fingerprint. Punta po tayo dito sa settings. Diyan po natin malaman po yan guys kung meron po tayong tatlong uri po guys ng password. Click po natin yan. Then, baba lang po natin yan. Yun, ito na po guys yung sasabi ko po na tatlong uri po ha. Dito po sa lagayin po ng password po ha. Itong fingerprint. Tsaka po yung face and password. Kapag meron po kayong ganyan guys ha. Tatlo po yung pwede po yung ilagay na password po ha. Kapag face and password lang po. Ibig sabihin po yan ha. Dalawa lang po yung guys ha. Depende po sa inyo guys. Kung ano po yung available po sa guys na password. Minsan po guys ha. Sa old model. Wala po siya guys na fingerprint. Ang meron lang po sa kanya guys ha. Face. Tsaka po guys yung password. Sa mga new model po guys na version po ha. Ng Android phone po. Tsaka po sa tablet po. Bihira lang po guys yung walang fingerprint po. Kadalasan po yung guys na mabibili po yung guys na new model po guys ha. Na version po ha. Ay meron po siya guys na fingerprint po na password. Kaya po tatlo po yung pwede po nyo guys na ilagay po kapag meron pong fingerprint. Bibigyan ko po guys itong Vivo Y11 na ito. Ipapakita ko konti po sa inyo guys kung paano ba siya ipakita. Ng harapan guys. Hindi po siya guys na naka-scan na record po ha. Ipapakita ko po sa inyo guys kung paano ba malaman kung meron ba siyang tatlong uri din po na password po ha. Tara, let's go! Okay, andito po tayo sa Vivo Y11 ko na nabili ko po ng second hand. Dito po dito po yung malaman guys. Kapag meron po kayong fingerprint po sa Android phone po nyo or tablet. At katulad po nito guys, meron po siyang fingerprint. At talasan po nyo guys na makita po pwede po kayong magkaroon po guys ng fingerprint po sa harapan. Or dito guys sa power button po, nakakonect po dyan guys yung fingerprint. Or dito guys sa harapan po guys. Kung dito po kadalasan po nakalagay po yung fingerprint. Kapag meron po kayo guys na fingerprint po ha. Yung tatlong uri po guys ng password. Katulad po ng lock screen, face recognition, tsaka po yung fingerprint. Tatlong uri po yung guys na pwede po nyo ilagay po sa Android phone po nyo or tablet. Basta guys meron pa yung face recognition guys. Ituturo ko na po sa inyo guys kung paano ba siya gawin ko paano ba maglagay po guys ng password. Yung tatlong uri na yon ilalagay natin guys dito. Example natin guys yan. Naka-video po ito guys ha. Na actual. Tsaka po naka-screen record po siya guys ha. Screen record na po natin guys. Tsaka po yung video. Tara. Let's go! Okay. Dito na po tayo guys sa cellphone ko na nabili po ng second hand. Naka-screen record po siya. Pati po guys na naka-record po siya na actual po guys ha. Punta po tayo dito sa settings. Then baba po natin siya. Dito po ha, makita po natin yung fingerprint, face, and password. Click po natin yan. Dito po ha, hindi po tayo makapaglagay po ng fingerprint, tsaka po ng face, kapag wala po tayo nilagay na screen lock. Dito po sa screen lock po ha, meron po siya guys na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na uri po ng pwede po na ilagay po na password po sa screen lock. Pattern lang po tayo. File lang po siya guys. Yan. Dito po ang agandahan po dito guys kay Vivo po awas na nakalimutan po natin yung password po ha. Pwede po natin siya guys na i-forget. Gagawa po siya guys ng tutorial po guys ha. Part 2 po siya. Naka-premiere po siya guys ha. Para po ha. Naka-pause po kayo sa part 1 po ha.
ilagay ko din po sa description ng video ko po guys ha, yung tutorial na yun guys, para po ikiklik nyo lang po guys ha. Yan, then yan lang po guys, pwede po na same lang po yung ilagay po nyo or magkaiba po guys ha, primary school tsaka po yung best friend in childhood, then dahan na po natin yan guys ha. Depende po sa inyo kung ano po yung nilagay po nyo, kung pareho or makaiba. Kaya po siya guys, same po ha. Kasi po, example lang naman po siya guys. Then, fingerprint po natin. Dapat dito guys ha, hindi po pawis po yung pipiliin po yun na diary po guys ha, para po maging fingerprint po siya guys sa cellphone po natin or tablet. Yung, dito naman po guys ha, lock screen po ha, yung nilagay po natin kanina guys, yung file po siya. Then, unlock na po atin guys, slide po atin siya. Ayan o, tinuturo po dito guys ha, kung saan pa nakalagay po yung fingerprint po sa Android phone po natin or tablet. Dapat hindi po siya guys napawis po ha. Ayan, lagay na po atin guys, ito pinapili ko. Ayan, scan pa po natin guys kasi hindi pa po siya registered successfully. Continue lang po natin yan. Then, okay na po natin siya. Patayin po natin siya. Kahit nakapatay po siya, basta lang po, tama lang po yung nalagay po yung fingerprint, gagana po siya. Kapag ganyan po guys, ayan guys, oh. Kapag natatagalan po guys, ibig sabihin po, nahirapan po siya na i-recognize guys, ha. Patayin po natin ulit. Ayan guys, oh, nakabukas na po siya, diba? Dito yan po, kahit nakabukas po siya, pwede naman po guys, ha. Depende po sa inyo, kung gusto po yung gamitin po yung fingerprint po yung nakapatay or nakabukas. Ito na po guys ha, nakabukas po siya. Ayun o, diba? Try natin ulit yung password. Dito naman tayo guys sa face. Yan. Yung lock screen natin guys sa password. Unlock na po atin para mapag face recognition na po tayo. Okay po atin yan. Kahit na hindi po tayo nakangiti po dito, pwede lang po guys ha. Ano? Patayin po natin. Then buksan po natin 'yan. Ayun guys, so, napakabilis lang po guys na ma-recognize po yung mukha po natin kahit na hindi po tayo nakangiti or seryoso sa pag-register po natin ha, ng mukha po natin dito sa cellphone natin or tablet po ah, kung kuha po niya agad guys. Ayun oh. Meron po kasi guys na mga naka Android phone tsaka po tablet. Kahit po nakapatay po, ma-recognize po niya agad po yung mukha po natin. Katulad po nitong Realme 8A ko po na pinagagawan po ng tutorial po guys ha. Kahit na nakapatay po yung cellphone ko, nakikita po niya agad yung mukha ko. Kaya po, na-recognize po niya yung face ko po guys ha, na password. Yun lang guys, yung share ko po sa inyo guys ha. Meron nga pala guys itong part 3 po ha. Kung para batang ganyan po yung nalagay po yun na fingerprint, face, tsaka po yung screen lock. Ilalagay din po sa description ng video ko po guys ha, yung part 3 po. Naka-premier po yung guys ha. Ang kagandahan po dito guys ha, kaya po tatlo po ha. Halimbawa, nakalimutan po natin yung password, pwede po natin guys na gamitin po yung mukha po natin or yung fingerprint po natin. Basta huwag lang po siya guys na malulabat po ha. Kapag sinari niya ito mismo video sa mga kakalan niyo guys na gusto po maglagay po ng password po ha. Paka-share po ito mismo video po ha. Kapag sinari niya ito mismo video sa mga kakalala niyo guys ha, kahit na din nyo kakilala, natami itong views, mas madami tayong natulong na tao. Yun lang po, masalat po. God bless po. Ingat po kayo.